Maraming aspeto sa buhay na maaaring makaramdam ng rejection o matanggihan. Sa trabaho, pamilya at lalo na sa pag-ibig, kadalasan ay nagkakaroon ng reaksyong emosyonal. Pero depende na lang kung paano ito haharapin. Rejection is a form of stress sa buhay natin, no? And stress kasi also releases certain chemicals sa utak. May chemical yan na lumalabas na nagko-cause ng mga nararamdamang physical. Yan yung ang bilis ng paghinga sa punto na nagmamanhid ang katawan, no? Yung iba naman, sumisikip ang dibdib. Normal na makaramdam ng galit o masaktan kung nare-reject. Pero alamin sa sarili at intindihin ang pangyayari. Talaga bang na-reject ka? O sa pagkaiintindi mo lang talaga na-reject ka? Tanggapin sa sarili ang nararamdamang emosyon, pero huwag harapin ang problema ng isa pang problema. Kasi nga, pansamantala lang naman itong nararamdaman mo ito, lilipas din naman siya. Papaano nga ba malalampasan ang mga ganitong pagsubok? Ito ang ilang payo ni Doc. Bigyan mo yung pagkakataon yung sarili mo na makarecover. Kung kailangan mo magbakasyon, magpahinga, no? Spend time with friends, family, para lang bumalik ka sa dating ikaw, no? Pangatlo dyan, yung aalagaan mo yung sarili mo. Ayon pa kay Doc, makatutulong din ang pakikipag-usap sa mga kaibigan para maihinga ang kalungkutan. Pero kung umabot ng 2 linggo ang nararamdaman, apektado na rin ang trabaho at pangangalaga sa sarili. Magpatingin na sa doktor para matulungang masolusyonan ang mga ganitong problema.